Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukloka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa aklat ni Propeta o ng pagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y aking magiging bayan. Hindi kanila kailangan turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak ang makakakilala sa akin. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa na ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't sa loobin. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo sa yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu mo ang pagpapaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na ang aking tuturuang sa iyong lumapit at makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lubuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griyego sa mga pumunta sa pista ng upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus. Ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang ikalimang linggo po sa panahon ng Kuwaresma ay tinatawag na Passion Sunday, no? Ang linggo bago po ang Semana Santa. At mga kapatid, kung mapapansin niyo po, ang krus meron nasa likod na ng kortina, ang mga puon, ang mga santo, meron na pong lambong. Bakit? Naisip niyo ba 'yon? Ilang mahal na araw na 'yung dinaanan natin. Pero bakit tinatakpan lalong-lalo na ang krus? Kanina po, may processional cross tayo, yung dala ng mga sakristan, pati yun nakatakip. Ano? Mga kapatid, ganito po ang paliwanag diyan. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin, sabi po ng ating Panginoon, "Dumating na ang oras ko." Pagka sinabi po sa inyong oras mo na, ano ibig sabihin nun? Manda ka. O, tepo ka. Ano? So yun po, si Kristo, tandaan po natin, siya po ang dakilang pari na maghahain ng kanyang sarili. Sa Israel po, yung mga punong saserdote o yung mga high priest, once a year, meron silang ginagawa. Nagsusunog sila ng kamanyang doon sa tinatawag na Holy of Holies. Doon nananatili ang kapanatilihan ng Panginoon. Pero itong Holy of Holies na ito, may kortina. Hindi makikita ang pag-aalay ng dakilang pari kasi natatakpan siya ng kortina. Si Kristo, dahil siya po ang high priest na mag-aalay ng kanyang sarili para sa atin, pumapasok na siya doon sa kortina. Ito na po yung signal natin. Magsisimula na ang sakripisyo, kaya si Jesus ay papasok na doon sa kanyang pag-aalay ng sarili. Parang pari, pumapasok para mag-alay, tinatakpan ng kortina. Kaya hindi na natin siya nakikita.
At yung kanyang mga lingkod na mga banal, ganun din kung siya po ay tinakpan, yung kanyang mga lingkod na in their way nag-alay din ang kanilang sarili nung sila'y nabubuhay pa, tinatakpan din natin ito. Kaya po nakatakip lahat yan. Mga kapatid, dito po sa ating ebanghelyo narinig po natin yung sasapitin ni Jesus. Sinasabi po mga kapatid na siya yung tinatawag na suffering servant, ang lingkod na magdurusa. Pero meron po siyang sinabi dito sa ating ebanghelyo. Ang sabi niya, kung saan ako naroon, nandun din ang aking mga lingkod. Sino ba ang lingkod ni Kristo? Tayong lahat. At kung saan siya naroon, kung magdurusa siya, dapat handa rin tayong tumanggap ng pagdurusa. Kanina po, nitanong ako sa engkanto nung ako'y nagmisa. Ibig sabihin ba, kapag minahal mo ang Panginoon, ligtas ka na sa pagdurusa? Hindi. Hindi. Wala naman siyang sinabing ganun. Mientras lumalapit ka nga, mas lalong bumibigat. Kasi sumusunod ka sa yapak ng lingkod na handang mag-alay ng kanyang sarili, handang magdusa. Ano? Mga kapatid, nagsisimba tayo, gumagawa tayo ng mabuti, nagiging tapat tayo sa Diyos. Para saan? Dahil ba gusto nating tumanggap ng blessing? Kasi ganyan ang isip nung, ay magsisimba ako para may blessing ako. Magsisimba ako para protektahan yung mga kaanak ko sa karamdaman, para malayo sa panganib, para mailigtas sa mga kapahamakan. If we have that kind of mentality, erase nyo yon kasi mali yon. Nagsisimba tayo kasi mahal natin ang Diyos. Nagsisimba tayo hindi para sa makukuha natin, kundi nagsisimba tayo dahil mahal natin ang Diyos. Nagiging maputi tayo dahil mahal natin ang Diyos. Nagiging makatarungan tayo dahil mahal natin ang Diyos. Sa atin po unang pagbasa, narinig natin, hindi na sila susunod sa akin dahil sila'y natatakot. Susunod sila sa akin kasi isusulat ko sa kanilang mga puso ang aking salita. Kapag ka pinag-usapan ang puso, pinag-uusapan ang pagmamahal. Hindi ka nasusunod dahil natatakot ka, susunod ka na dahil nagmamahal ka. At ang pagmamahal, mga kapatid, mapatutunayan kung meron pong gawa. Hindi pwedeng I love you lang ng I love you, pero wala namang ginagawa. Hindi totoo yun. Sa atin pong banal na kasulatan, ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay nakilala sa kanilang ginawa para sa Kanya. Halimbawa, mga kapatid, ito, quiz, maikling quiz. Sino yung nag-iwan ng lambat para sa ating Panginoon? Si Andres at si Pedro. Sino po yung nagpahid ng tuwalya sa kanyang muka? Tradition. Sige nga. Si Veronica. Oh, 2 points na si Caselso. Kayo, wala pa kayong score. Sino po yung nagbasag ng pabango para malagyan yung kanyang paa? Si Magdalena. Sino yung nagpahiram ng libingan nung siya po'y ipinako sa krus? Walang sumasagot. Wala, hindi kayo nag-review. Diyos ko. Si Jose ng Arimatea. Oh, magbabasa ng Biblia, tandaan ng pagmamahal sa Panginoon. Magbasa kayo, ha? Ano pa? Sino yung nag-iwan ng pera, paningilan ng buwis para sa ating Panginoon? Perfect na. Exempted na to sa finals. Kayong lahat mag-e-exam. Yun. Yun po ang gusto kong sabihin, mga kapatid. Kilala natin sila dahil sa kanilang ginawa. Hindi sa kanilang sinabi. Ngayon, mga kapatid, bilang tagasunod ni Kristo, saan tayo nakikilala? Ano bang ginagawa natin? Ano, wag niyo kung nakasibi kayong ganyan sa akin. Isipin niyo kung ano, saan ba tayo kilala sa ginagawa natin. Kilala ba tayo bilang, alam niyo ba yung manunuba?
Manunubae ka iyan. Nangutang na hindi binayaran. Kilala ka bang manunuba? Kilala ka bang chismosa? Kilala ka bang tamad? Kilala ka bang mahilig mang away? Kilala ka bang chismosa? Kilala ka bang naninira ng iba? O kilala ka dahil ikay mabuti? Kilala ka dahil ikaw eh handang makinig sa mga sasabihin ng iyong kapwa pag kinakailangan nila ng tengang makikinig sa iyo, sa kanila? Kilala ba tayo na nag-aabot ng suporta sa mga nangangailangan? Kilala ba tayo na mapagpatawad? Kilala ba tayo na masipag? Kilala ba tayo na hindi umiiwas sa responsibilidad? Nakikilala tayo dahil sa ginagawa natin. Ang tanong, ano na bang ginagawa natin? Mga kapatid, sabi nga po ni San Pablo, lahat tayo without exemption, nagkulang. Ngayong papasok na tayo sa pagpapakasakit ng ating Panginoon, sana po sikapin natin na yung kulang punuan natin sa pamamagitan ng ating ginagawa. Mahalaga yung pinapakilala natin si Kristo sa salita, pero mas mahalaga rin yung pinapakilala natin si Kristo sa pamamagitan ng ating ugali at ginagawa. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang makapangyarihan upang tulad ni Jesucristo maging handa tayong mag-alay ng buhay para sa kaharian ng Diyos. Ang atin pong itutugon, Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa bayan ay magsakripisyo para sa taong bayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa mga mahihirap at nagdurusa, sa mga biktima ng karahasan, at kawala ng katarungan sa mga nalulumbay at nasisiraan ng loob at bigyan ng pag-asa at lakas ng loob ng pagdurusa, kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa ating natitipon ngayon, upang ituring nating anumang hirap at sakripisyo na binabata para sa iba ay pakikibahagi sa pagliligtas ni Kristo. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig.
para sa mga kapatid nating yumao upang makamit nila ang gantimpalang inilaan sa mga naglingkod sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Tulungan kaming mag-alay ng sarili para sa kapwa upang makahati sa kadakilaan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang sa paghahain ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat,
ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghating-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sabangin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Pahintulot sa tukso, tiyatiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at dilayun sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.